Hello everyone! Welcome back sa aking channel. So for today's video, gagawa tayo ng haul. Medyo marami-rami akong nabiling mga Japan items dito sa store na to, which is sa Unique Bunny. Ayan. Marami siyang mga tindang skincare from Japan, mga snacks from Korea, from Japan din. So pag nakaspend ka ng certain amount, dinideliver na nila dito mismo sa house. So medyo okay siya. A little bit pricey compare mo syempre kung bibilin mo mismo sa Don Quixote or kung doon mismo sa bansa nila. Syempre ito ini-import pa kaya medyo mataas talaga yung pricing niya. Pero okay lang naman, at least matatry natin yung mga nire-rave ng mga ibang YouTuber dyan na masarap na snack saka mga magagandang skincare. Kaya start na natin yung haul. So unahin ko muna dito sa mga snacks na nabili ko. Ito, matagal ko na tong napapanood, yung honey butter chips. Kung napansin niyo, ubos na, pero meron pa akong isa. Ayan. This one is, I think, is a product of Korea. So ayan, nagtry din ako nito. Sobrang sarap pala talaga nito, kaya maraming may favorite dito. So ayan, bumili ako ng dalawa. As usual, ubos na yung isa. Nakain na namin. And then, bumili din ako nitong Kit Kat. Ito, dalawa to sa pinaka-popular variant nila. So meron akong strawberry mochi. And then, yung isa naman is chestnut. Ayan. So, dalawa din yung binili ko. Bukas na din siya. Kasi kinakain na namin siya. And then, ito, very popular to. Napanood ko to sa vlog ni Erich Gonzalez. Ba yung last name niya? Basta yun, yung artista sa Philippines. Ayan, kasi napunta siya ng Don Quixote. Bumili siya nito right away. Ito agad yung kinuha niya, which is yung Royal Milk Tea. Sabi niya masarap daw, so napabili din ako. What I like to this one, kasi di ba hindi na ako nagko-coffee. So, ito na yung parang pinalit ko sa kape ko. Ayan, pwede siyang hot or cold. Pero mas prepare ko siya na hot. So, very, ano siya. Okay siya, masarap siya. Lasang milk tea. Kaya, ayan, try natin. 10 pieces yung loob, yung nasa loob ng pack niya. 10 sachet. Ayan. So, tapos na yung mga snacks na nabili ko. Ay, hindi, meron pa pala. May binili pa ako na ramen. Kasi sikat na sikat yung Ichiran ba yun? Yung ramen house sa Japan. So parang nagkikrave ako sa ramen. Tapos yan, meron din pala siyang tindang ramen. So natry na din namin. Dalawa yung binili ko. Sa isang pack, dalawa yung laman niya. Yung parang lalagyan mo lang ng hot water. Instant ramen. Pero sobrang sarap nito. Yung soup niya sobrang creamy talaga. Kasi meron din naman mga Japanese restaurant dito. Parang may pagkahawig din siya doon sa mga tinitinda. Excuse me. Sa mga restaurant na yon. So ito, meron pa akong backup. Kasi nakain na namin yung isa. So dalawa din yung binili ko na ramen. Ayan. And then, ayan, tapos na yung mga nabili kong snacks. Kinakain na ni Marvel yung Kit Kat ko. Tinatago ko nga sa kanya yun. Pero okay lang. So move on na tayo sa mga skincare. So unahin na natin yung nabili ko na facial wash. Ito yung very popular, which is number one selling foaming cleanser sa Japan, which is the Senka Perfect Whip Foaming Cleansing Wash. Ayan. So bumili ako ng isa. Sobrang nagustuhan ko to, guys. Talaga yung parang yung foam niya, sobrang dami talaga ng foam niya at malilinis talaga yung mukha mo. Tapos feeling ko din parang nagda-dry din yung mga acne ko dito. Ewan ko. Pero yun yung effect sa akin. So ito yun, yung Senka na Perfect Whip. And then bumili din ako ng very ever popular na Bioray UV Aqua Rich with SPF 50++++ Watery Essence na Sunblock. Ayan. Sobrang ganda pala talaga ng texture nito. So ginagamit ko to after kong mag-makeup. Ano, before akong mag-makeup. Ayan. Before akong mag-makeup, ayan. Ito na yung pinaka-sunblock ko. Para na rin siyang makeup primer kasi very moisturizing and hydrating, oh. Ayan. Sobrang ganda niya. Sobrang ganda pala talaga nito. Hindi siya ganun ka-pricey compared dun sa ginagamit ko na Shiseido na sunblock.
mahal-mahal nun. So, pag, ayun, next time, ito na lang yung bibilin ko kasi sobrang nagustuhan ko siya. And then, move on naman tayo. Meron akong binili na very ever popular din na Lululun na facial mask. Ayan, meron siyang laman na 7 sheets sa loob. So, ayan, bumili din ako nito. Gusto ko ding itry. I'm not really sure if it's a brightening, hydrating, or nourishing mask. Ida-download ko na lang yung Google Translate para makita ko kung anong klaseng mask to. So, kung brightening siya, mas okay. Kung hydrating, okay din naman. Mahilig ako sa mga hydrating mask kasi nga nagre-retinol ako. So, yan. Try natin tong Lululun? Basta yun. Tapos, isa pa is yung Saborino Face Night Mask. So, kung di ako nagkakamali, may 28 pieces siya na mask sa loob or 25. So, para siyang lalagyan ng wipes. Ayan. Lalagyan siya ng wipes. Yung kukunin mo na lang sa loob. Medyo unique nga yung ano nito, yung pinaka-packaging niya. Kasi nga parang wet wipes lang, diba? Pero mask pala yung nasa loob. So, yan. Try din natin to. Night mask siya. Actually, nagustuhan ko yung amoy nito. Parang ano lang siya, very fruity and fresh lang yung amoy niya. Ayan. Saborino face mask. And then, may binili din ako nito. Gustong-gusto ko itong itry. Kasi nga, number one na naman siya sa Japan. Ito yung Nature Skin Conditioner na, alam nyo, para tong ano, para siyang toner, essence, mist. Kasi based dun sa napanood ko, ginagamit niya to as toner, tapos ginagamit din niya to as essence, tapos pinapat lang niya sa skin niya, and then ginagamit din niya as a mask, yung nililive lang niya sa bulak, and then ilalagay niya sa bulak, tapos ililive mo lang sa face mo na mga 5 minutes, and then after that, ginagamit din niya to as a mist, kaya pala may free ako na container dito, na spray bottle. So, pwede din talaga siyang mist. And then, pwede mo rin siyang gamitin sa body mo. So, try natin to. Excited na akong itry to. Kasi after niyong gamitin, yung balat niya parang ang dewy-dewy, saka ang soft-soft. So, kala mo nahawakan ko yung skin niya. Pero mukhang soft. Ayan, mukhang soft talaga yung mukha niya. Tapos, parang super hydrating yung effect nito sa kanya. So, yan. Excited na akong itry. This one is 500 ml. So, sobrang laki niya. I think okay din siya sa price niya. I think. Pero napanood ko to sa Don Quixote. Ito yung isa sa mga skincare na very affordable. Dito medyo pricey siya. Siyempre kasi nga ini-import ka. And then, siyempre bumili din ako. Another mist is from Nature Republic. This one is very popular. Ang dami nagre-rave nito. Soothing and Moisture Aloe Vera Soothing Gel Mist. So, minsan nilalagay ko to sa kilikili ko. Ayan, tumalsik yata yung laway ko. Ayan, nilalagay ko to sa kilikili ko. Kasi after kong maligo, para medyo moisturizing din siya. Kasi hindi naman ako mahilig mag-deodorant, lalo na hindi naman ako lumalabas. Pero gusto ko din, syempre, parang na-skincare din yung aking leki-leki. So, ayan, ini-spray ko siya minsan sa gabi. Ang ganda din pala nito, no? Ngayon ko lang to na-try, although matagal na tong popular, yung Nature Republic. So, at least, nakatry na din ako. And then, yung Nature Republic na Aloe Vera Soothing Gel. Ayan. So, bago-bago pa siya. Isang beses ko pa lang itong natatry kasi may inuubos ko pa yung Jeju Aloe Ice ko. So, pag naubos yun, ito naman yung ating gagamitin palagi. The way na gamitin ko to is para siyang skin sealer. Yung after ng routine ko, ng skincare routine ko, ito na yung on top. Parang nasi-seal niya lahat. So, ito yung ginagamit ko doon. At syempre, last na natin yung suppin powder. I don't know guys kung familiar kayo dito. Very popular din siya sa Japan. Number one selling din siya sa Don Quixote. This one medyo parang na-intrigue ako kasi sabi 24-hour powder daw siya. And then you can use this one after your skincare at night.
So, para daw hindi greasy yung mukha mo, kung ayaw mo medyo greasy yung look mo, kasi this powder is also, ano, has a skincare benefit. So, pwede mo siyang ilagay sa, on top of your skincare. So, ganti yung itsura niya. Meron siyang libre na, na extra na puff. Ayan. And then, ito na yung pinaka-powder niya. Di ko pa ito natatry eh. Mamayang gabi itatry ko to, saka ito. Excited na talaga akong itry ito. Hinintay ko lang magawa yung haul, kaya di ko pa siya ginagamit. Ayan, suppin powder. Marami tong variant. Basta marami siyang klase. May blue, may green, tapos may sakura. I think ito yung sakura niya. So, ayan siya. And then, syempre, may puff pa siya sa loob. And then, ganito lang yung powder niya. Para siyang pressed powder na white lang. Na may pagka-wash pink na kulay. Pero hindi naman masyado. And then, swatch natin. Yan, super white lang siya. Ang lambot. Wala, ang galing. Para siyang hindi pulbos. Alam niyo yung pulbos na parang may nafe-feel ka na magaspang? Wala, parang ka naglalagay ng moisturizer din. Ang galing pala ni... Ang galing niya. Ayan o. Parang ka naglalagay ng moisturizer. Ang dulas niya. Tama nga, no? Kasi nga pag greasy na yung mukha mo, talagang mukha mo, ayan. Pag greasy na yung face mo, kakalagay mo ng moisturizer, okay pala talaga to on top, para hindi ka naman katakutan ng asawa mong nagmamantika ka sa gabi, diba? Pag nag-i-skincare ka. Ay, panalo to. Naku, tatry ko talaga to mamayang gabi. Tignan natin kung anong aking magiging itsura. So, ayan yung suppin powder na very, very popular sa Japan. Sa wakas, matatry ko na din siya. So, yun lang naman guys ang aking haul ngayon. Sana nag-enjoy kayo sa aking Japan goods haul. And then yung mga snacks na talagang pinagkakain ko na hindi ko na nahintay na magawa itong haul na to. At ayan, kinakain na ni Marvel yung mga KitKat ko. Tinatago ko. Ang damot. Guys, thank you for watching. Till my next video, sana nag-enjoy kayo. Have a good day and God bless you all. Bye for now. Okay, I am back. Kakatapos ko lang mag-shower. So, ito yung skin ko after ko maglagay ng skincare. So, papakita ko sa inyo kapag nilagay ko na yung suppin powder. Kasi nga, di ba, parang medyo greasy pa yung mukha ko. Ayan, tignan natin. Try natin yung suppin powder. Medyo gabi na dito, pero maliwanag pa din. Ganito kasi kapag summer eh, mahaba yung araw. Kahit 11 PM na, may liwanag pa din. Ayaw mabuksan. Wait lang, buksan ko lang. Ayan, nabuksan ko na yung suppin powder. So, try natin siya. Hindi naman ganun ka-oily yung skin ko, pero gusto kong pakita sa inyo kung anong itsura niya. Dapat yung wala masyadong araw. Ko na. Yan. Kalat ng kitchen ko. So, let's try the powder. So, para hindi ka naman mukhang naglalakad na mantika after mong mag-skincare. Muta pa ako. Ano ba yan? Para medyo matanggal yung pagkalagkit niya. This is a moisturizing powder. May skincare benefit to. So, pwede mo talaga siyang isama sa skincare routine. Fresh na ba? Yeah, medyo fresh na. Okay, na-update ko lang kayo. Bye!